Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kido Lerio, isa sa staff at isa sa missionary ng International Teams Philippines. Ngayon po, aking ikikwento sa inyo at ang aking patotoo kung paano ako napasok at paano ako naging missionary ng International Teams Philippines. Bata pa lang po ako, hindi ko man minsan pinangarap na maging missionary. Ni iba yung pananaw ko, pag mission ang pinag-uusapan. Kasi ang pag-aakala ko po sa mission, kailangan ng maraming pera para makapunta ng iba't ibang bansa. Kailangan mayaman ka. Kailangan nakapagtapos ka ng pag-aaral sa theology. Maging pastor. Yun po ang pananaw ko. At ni minsan, kung nasa kalagayan ninyo ako, hindi minsan malalagay sa isip niyo na magiging missionary kayo. Pero, ito po ang nangyari sa buhay ko. Isang opportunity, isang organisasyon, isang mission, missionary, sending organization ang dumating sa aming lugar para mag-conduct ng training. At yun ay ang International Teams Philippines. Hindi po ako nagdalawang isip na sumali. Kasi alam ko na yung sinasabi ng lolo ko bago siya mamatay na someday you will become a missionary at pupunta ka iba't ibang bansa. Alam ko may prophetic vision yung lolo ko. Ito ay isang propesiya. So, hindi ako nagdalawang isip na sumali na sa training ng International Teams Philippines. At ang nagturo pa nga noon ay si Pastor Gani Sison. Ang hindi ko makakalimutan sa sinabi ni Pastor Gani, tayo ay isang agila. At ang agila ay dapat lilipad. Tayo ay mga agila. Agila ng Panginoon na lilipad iba't ibang bansa upang maging pagpapala. Hanggang sa pagkatapos ng training, may naka-schedule papuntang Taiwan. Access to training papuntang Taiwan. Doon nabuhay ang loob ko na sasama talaga ako sa training na ito, papuntang Taiwan. Makakapunta ako ng Taiwan. Nang nakalimutan ko na wala pala akong pera. At doon nagtrabaho ako sa City Government of Davao bilang nagtatrabaho po ako sa City Tourism Office. At alam ko na ang sahod ng government ay delayed. Lalo na pag job order ka lang. Ang nangyari po, pagkatapos ng access training, hindi ko alam kung anong nalagay sa isip ko kasi kumuha agad ako ng passport. Kumuha ako ng appointment para sa passport ko. At nakakuha nga ako ng passport. And may schedule na papuntang Taiwan. Desidido akong makapunta doon. Kaya ang ginawa ko, pinag-pray ko ang aking pamasahe papunta doon sa Taiwan. At to make the story short, hindi sarili kong pera ang ginastos ko para sa pamasahe. Kundi, pinadala ng Panginoon. Yes, pinadala ng Panginoon para sa akin. Para sa pamasahe ko papuntang Taiwan. May ginamit siyang tao na bigla na lang nag-chat, bigla na lang tumawag at sinasabing papadalhan kita ng pera para may pamasahe ka papuntang ibang bansa. At doon mga kapatid, hindi ako makapaniwala sapagkat ang buhay po namin ay mahirap lang. Ang mama at papa ko ay walang permanenteng trabaho.
Ang mama at papa ko ay isa lang pong magsasaka. Isa lang po kami magsasaka at nasa bukid po kami. At kung nasa bukid ka, kung mahirap ang kalagayan mo, hindi mo man iisipin pupuntang ibang bansa. Pero binago yun ng Panginoon eh. Isa ako sa pinili ng Panginoon na mag-mission. Kaya, to make the story short, nakapunta po ako ng Taiwan. Provided ang ticket ko, pero nakalimutan ko ang allowance ko. Yung allowance ko po is 3,000 pesos. Yung 3,000 na yon, hindi ko rin sariling pera yon. Nakapunta po ako ng ibang bansa na ang pera ko ay 3,000 pesos. Yung 3,000 pesos na yon, kukunan pa ng travel tax, ay magiging 1,380 na lang. Sinong baliw, sinong loko-loko pupunta ng ibang bansa na ang pera mo ay 1,300 lang? Ni pagkain nga. Kulang pa yan dun. Transportasyon. Yung bayad mo sa hotel mo. At may registration pa dun sa conference. Pero, isa lang sinabi ng Panginoon. Alam ko nung time na yun nagka-problema po ako sa pera. Pero ang sinasabi ng Panginoon, if it is my will, it is my will. Sinasabi ng Panginoon, if it is God's will, it is God's will. Kung gusto ng Panginoon na pumunta kang ibang bansa, sagot niya yun, kapatid. Sagot niya na lahat. Lahat-lahat. And nakapunta po ako ng Taiwan na hindi man lang nag-worry kung anong kakainin ko, kung anong titirahan ko, kung anong pambayad ko sa transportasyon, kung anong pambayad ko sa pagkain ko, at iba pang expenses. Hindi po ako nag-worry dun dahil alam ko ang Panginoon sagot niya lahat ng gastusin at pati protection ko. Isa lang naman sinasabi ng Panginoon ba't niya ako pinapunta dun. Dahil lang po sa dalawang tao. Dalawang tao na homeless. Dalawang tao na walang matirahan na kailangan mabigyan ng pag-asa ang buhay. Na ma-declare ang pagpapala sa kanilang buhay. Dahil alam ko at alam ng Panginoon na ang dalawang tao na iyon ay wala nang pag-asang nalalabi sa kanilang isip at sa kanilang puso. Kaya niya ako pinadala doon dahil sa dalawang tao na iyon. Pagkatapos po ng fellowship, pagkatapos ng conference, ang dami pong pagkain na natira. Kaya yung mga pagkain na yun, hinakot ko papunta dun sa hotel ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wala akong pera na pumunta dito. Pero ngayon, namumblema ako kung paano ko uubusin ang mga pagkain na to. Pero biglang sumagot ang Panginoon. Sabi niya, Hoy, mahiya ka, hindi para sa'yo yan. Kung hindi, para dun sa dalawang tao na sinasabi ko sa'yo na pupuntahan mo at maging pagpapala ka sa kanila. Bigla po akong nahiya sa Panginoon dahil dun. Dahil sa blessings, dahil sa maraming nag-abot ng pagkain, dahil sa maraming nag-abot ng pera, ay nakalimutan ko na po yung mission ko, ba't ako pinadala ng Panginoon doon. Kaya nung time na yon, sinimulan ko hanapin ang dalawang tao na iyon na sinasabi ng Panginoon. At doon po, to make the story short, natagpuan ko po ang dalawang tao na iyon. At ang dalawang tao na iyon ay totoo nga pong homeless.
walang matirahan po. Kaya yung mga pagkain, binigay ko sa kanila, binigyan ko ng konting cash, kahit wala akong pera, ako pa yung namimigay. At nagipagpapala po sa kanila. Ganito lang po ang ginawa ko. Binigyan ko sila ng pagkain, binigyan ko sila ng pera, pinag-pray ko sila, at nasiran po ng word ng Panginoon. Yun lang po ang pinagawa ng Panginoon sa akin. Bakit niya ako pinapunta dun sa lugar na iyon para sa dalawang tao na iyon. At biglang may response po yung isang matanda. Hindi ko alam kung gaano kaimportante ang bagay na binigay niya sa akin. Kasi binalot niya ito ng pagkadami-daming pagkakapal-kapal na tela. Ito ay isang perlas. Isang maliit na perlas ang binigay niya. At ang bilin niya at ang sabi niya, sabay abot niya ng perlas, sabi niya, "Someday, makikita kita ulit at makikita ko ulit ang perlas na yan." Napatanong po ako sa Panginoon nung time na yon. At sabi ko sa Panginoon, "Lord, dito mo ba ako gustong pumunta? Dito mo ba ako gustong magmisyon? Para maging pagpapala hindi lang sa dalawang tao na ito, kundi para sa karamihan." Hanggang ngayon po, inaantay ko pa ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay ko. Pero, sure po ako na naging pagpapala ako sa dalawang tao na iyon. At sure po ako na yung word ng Panginoon na sinabi ko sa kanila ay tumatak sa puso at sa isip nila. Sure na sure po ako dun. Dahil yun ang pakay po kung bakit pinapunta ako ng Panginoon sa lugar na yun. See, walang pera, mahirap na tao, at isang young people, pinapuntang Taiwan, pinapuntang iba't ibang bansa para magmisyon. Ngayon, mga kapatid, sabihin niyo sa akin, kung mayaman lang ang pwedeng makapuntang iba't ibang bansa. Hindi. Hindi wallet, hindi bulsa ang maging batayan para magmisyon. Kundi ang salita ng Panginoon. Simple lang po ang sinabi ng Panginoon. If it is His will, it is His bill. Bill po ng Panginoon, totoo po. Hanggang sa nakabalik po ako dito sa Pilipinas at naging pagpapala naman po sa mga kapitbahay ko, sa pamilya ko, dahil sa nangyari na iyon sa aking buhay. In just 1 month, ang laki pong nangyari at ang dami ko pong natutunan sa buhay ko. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ipapadala kita sa iba't ibang bansa upang magmisyon, upang isiwalat ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon na ito ay ang pagpapala. Ang salita ng Panginoon na ito ay si Jesus. We will spread the love of Jesus. So, dapat ngayon pa lang po mag-iba na yung pananaw natin para sa misyon. Dahil kung buo ang paniniwala mo sa Panginoon, hindi ka bibigyan ng Panginoon sa mga pangako niya.
Sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Ganyan ang Panginoon eh. Ganyan ang Panginoon. Nang ganyan ang Panginoon natin, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Dahil yan ang Panginoon. Simula pa nung una mga kapatid, ganyan na ang Panginoon. Simula pa kina Adan at Eva, ganyan na ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. If it is God's will, it is God's will. Maraming salamat po at sana'y may natutunan kayo sa aking patutuo. Again, ako po si Kid Olerio, proud na missionary at staff ng International Teams Philippines. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.